Kamusta mga kaibigan? Sa video nga natin ngayon is pag-uusapan natin ang balak na pagkahain ng lawsuit ni Riot Games kay Muntol. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe in our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So, let's start! Sa video nga natin ngayon is pag-uusapan nga natin ang paghahain ni Riot Games ng panibagong lawsuit kay Muntol. Alam naman natin na ang larong Mobile Legends ay halos parehas sa larong League of Legends. Ang League of Legends ay isa sa mga pinakasikat na laro noon nung wala pa ang Mobile Legends. Napakaraming tournament noon sa bawat computer shop at naging maganda ang community nito. Noon ay wala pang mobile version ang mga online MOBA games. Kaya naman, lumabas noong July 14, 2016 ang Mobile Legends at naging patok nga ito sa masa dahil sa CP mo lang siya malalaro at halos parehas nga sila ng gameplay ng League of Legends. Kaya naman, dati ay naghain na nga si Riot Games kay Muntol noong 2017 dahil halos ginaya nga ni Muntol ang mga heroes, skin, backgrounds at iba pa ng League of Legends. Hindi nga sumuko si Riot Games at nilakad nga ang kaso sa China. Dito nga ay nanalo si Riot Games at pinagbayad si Muntol ng nagkakahalagang $2.9 million. Matapos ang ilang taon ng pananahimik ni Riot Games ay nag-iipon na pala ito ng ebidensya upang kasuhan ulit si Muntol. At makikita natin ang mga ebidensya na kanilang nilabas at kahapon nga lang ay naghain si Riot Games ng kaso laban sa Mobile Legends. Ito na nga ang pangalawang lawsuit na ihain ni Riot Games kay Muntol. Makikita nga natin na ilang ebidensya ni Riot Games at balak muling pagbayarin si Muntol ulit katulad ng dati. Dito nga is papakita ko sa inyo yung mga documents na or at ebidensya ni Riot Games laban kay Muntol. So dito nga makikita muna natin dito is ito yung Wild Rift KDA. So dito yung Wild Rift KDA tapos LOL KDA. Yan, ito yung sa League of Legends. At dito naman yung sa MLBB yung Psionic Oracle Summon from Beyond. So halos magkaparehas talaga siya, no? So hindi tayo magiging bias, no? Halos magkaparehas naman talaga siya. Then, napansin ko na rin naman yung dati, no? But yun nga, dito naman sa pangalawa naman dito is yung sa LOL SAC. Ito napansin ko rin to dati na halos magkaparehas din talaga sila. Hindi naman magkaparehas talaga halos lahat ng pagkano. But may pagkakatulad kasi sila eh. Medyo may pagkakatulad sa iba't ibang parts, parang ganun. Pero pag sa concept naman, halos parehas lang talaga sila ng concept na yan nga yung blue. Ito yung blue dati. Tapos ito yung sack ngayon. Dito naman is itong Wild Rift Dark Cosmic Jhin. So si Jhin yan yung ano, yan, ADR yan. Tapos ito si Eve. So medyo may magkaparehas talaga sila, but sa skin lang halos magkaparehas to, no? Dahil ngayon nga dito makikita rin natin dito yung Dark Star Thresh. Tapos ito yung Dark Star ata ng mga skin parang, pero ito kasi hindi naman to skin eh, parang heroes, ginawang heroes siya. Pero halos magkaparehas din kasi sila nung Dark Hole, parang ganyan. And then dito naman sa pangalawa is yung Wild Rift Broom. So alam naman natin to, yung pati sa back siya halos magkapares din talaga to. Halos magkapares kasi sila ng itsura mo kay parang magkapatid na. Tapos yung sa pool party halos magkapares din talaga. Hindi naman natin tatanggihan. And then LOL Party Graves yun. Yun itong skin party na to sa League of Legends, matagal na to. And then nagulat din ako noon na naglabas din si Mobile Legends ng halos parehas lang din doon LOL Party, no? Pwede naman dat sana ginawa na ng Mobile Legends na club, no? Parang ganun. But di naman natin sila masisi dahil sila nag-iisip ng mga
ideas na yun, yung mga ganyan skin. But yun nga, halos may pagka-press talaga. And then dito naman sa Leona, sa LOL, tapos dito naman sa Iritel, halos may pagka-press din talaga sila na, yun nga, may silver and yellow, no? Tapos yung parang costume, halos parehas. Tapos yung dito naman sa Leona, tapos sa, ayan nga, MLBB Iritel. Yun, halos may magka-press din talaga. So, napakadami nga nilang ebidensya dito. Yan nga, pati sa LOL Garen. Is, pati yung Alucard, halos magka-parehas din. Yung ibang parts lang naman yung medyo magka-parehas din talaga, no? Tapos yung Wild Rift Ash, tas yung Yi Xun Xin. Medyo hindi naman talaga magka-parehas. But may mga parts lang talaga na halos magka-parehas na talaga sila. And then dito nga, yun sa Wild Rift, ayan, nakikita natin dito. Sa picture na to, is yan, halos magka-parehas sila nito. Pati sa Sludge, tas sa Roger. Roger pala. Yung parang poison, halos parehas din. Tapos yung sa Wild Rift nga, yung parang aiming, halos magkaparehas din talaga. Parang ito nga yung kumalat din na issue dati na halos magkaparehas, ginaya. Parang ganun. Ito, yan, yung Silas trailer, yung parang may kadena, halos parehas din. Ito ba yan yung may kadena? Ayaw, tama ba? Tama. Tarisla. Tapos yung League of Legends at si Mobile Legends, yung kulay halos magkaparehas, but yung parang mga font is magkakaiba, logo magkaiba. Yung kulay lang nagkaparehas dito, pati yung yan, pool party, alam na natin yan eh. Tapos League of Legends at MLBB marketing, halos ginaya rin talaga yung pinaka font dito sa may Wild Rift, no? Pati yung kulay. Tapos yung sa sapatos din, yung shoe promotion, tapos yung MLBB shoe promotion, alam, magkaparehas. So yun nga guys, nakita naman natin yung mga pictures ni League of Legends at Mobile Legends. So baka siguro pagbayarin na naman ulit si Munto nito, dahil nga, yun nga, maghahain nga ulit si Riot Games ng panibagong lawsuit. So kayo guys, anong reaction nyo dito sa video natin ngayon? So ilike yung video natin guys, and then mag-comment kayo para pumasok yung video natin sa algorithm. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, and God bless.